turo ng ating Panginoong Diyos galing po sa pag-unawa sa kanyang mga salita. Ngayon, yung sumunod dyan, sinasabi ng banal na Biblia na dapat na ang isang tao ay magsisi. Totoo ba na, na ito'y bilin ng ating Panginoong Diyos? Sumampalataya na kay Kristo, alam niya na siya ang anak ng Diyos na buhay, at alam niya na dapat na siya ang kanyang pakinggan, at dahil sa kanyang kasalanan, ay umakyat si Kristo doon sa bundok ng Kalbaryo upang siya ang umako sa ating mga kasalanan. Ano na yun ang dapat na gagawin ng isang tao? Lucas, Kapitulo 13. Kapitulo 13 sa talatang 3. Mababasa po natin dyan yung utos ng ating Panginoong Diyos na hindi po pwedeng baliwalayin sapagkat doon sa tuno ng kanyang pagkasabi, mayroon tayong dapat na unawain doon. Romy? 13:3. Subalit malibang kayo'y magsisi, mapapahamak din kayong lahat tulad nila. Okay, ang sabi niya, sinasabi ko sa inyo, may kausap po kasi itong mga taong ito eh, na gusto mi paalaala ng ating Panginoong Diyos yung naganap doon sa tinalakay ng dalawang kapatid kaya noong isang linggo. Doon sa, anong tawag yun, yung stick. Na hanggat hindi sila sumusunod sa utos ni Moises sa pamagitan ng Diyos sa pamagitan ni Moises na yung mga tao na nagkasala na nasa daan sila patungo doon sa pangakong lupa. Pagka hindi kayo tumingin doon ang wika niya, doon sa ahas na yan, yung larawan ng ahas, na iniutos ng ating Panginoong Diyos na gawin ng tao para doon tumingala yung mga tao para hindi sila kagatin ng tukay ng ahas o lupon, ay mapapahamak kayong lahat. Yung salitang maliban, this is a very strong word in that particular verse. Except, now there's no other way. Except you repent, ye shall all likewise perish. Pangatlo, pagka ito ay sila ay magsisi, baybayin natin yung banal na kasulatan, makikita natin dito na dapat na ihayag nila yung tunay na pananampalataya nila, yung tunay na pagkakilala nila kay Kristo. Sino nga ba si Kristo? Sino itong Hesus na kanilang pinatay? Doon sa Roma Kapitulo 10. Rony, kung meron ka dyan, Rony, chapter 10 in verse 10. Pakinggan po ninyo ito.
dyan na ang bautismo mauna bago maligtas. Ano ba kasi ang gamit ng bautismo? Bakit mabautismo ang isang tao bago maligtas? Doon sa mga gawa, ito yung sagot ni Apostol Pedro sa kauna-unahan ng sermon. Itong tinatawag na panahon ng Kristyanismo, nang itatag ng ating Panginoong Hesus ang iglesyang tunay doon sa Jerusalem ng araw ng Pentecostes. Sa mga gawa, Aroni, I would like for you to make an emphasis on this, ano? Chapter 2 in verse 38 of the book of Acts. Makikita ninyo yung sequence at kung bakit yung bautismo ay nauuna bago kaligtasan. Go ahead. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Okay. Maliwanag yan. Ang sabi niya, kasi ang tanong dyan eh, mga kapatid at mga kaibigan, ano ang dapat naming gawin? Nabagabaga kanilang mga isipan ng mga puso dahil kasi itinuro na Apostol Pedro sila. Nabagamat hindi sila ang humawak ng martilyo at pako na ipinako si Kristo, doon sa kanyang kamay, doon sa kanyang mga paa, at sumibat doon sa kanyang tagaliran, sabi niya, dahil sa inyo, si Kristo ay napako sa krus. Ano yung dapat gawin? Kaligtasan ang kanilang hinihingi rito. Ang sabi rito eh, magagsisi kayo. At ano, magbautismo. Kaninong pangalan? Yung salitang pangalan, kaninong otoridad? Sa pangalan ni Jesucristo. Bakit? Bakit? Magsasabi na yan, magpabautismo kami dahil kasi ligtas na kami. Hindi. Basahin yan. Sa magpabautismo, bakit? Sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Pagkatapos na mapatawad ang inyong kasalanan, tanggapin ninyo ang kaloob na yan ay ang Espiritu Santo. Sa makatuwid, maganda yung kanyang sequence eh. Maganda ang kanyang sequence. Magsisimula sila, taklilo at taligdan ang kanilang mga kasalanan. Pagkatapos, ano ang sumunod? Sila ay magpabautismo. Bakit? Utos ni Kristo yan eh. Mateo Kapitulo 28. Yun ang sinasabi, by the authority or in the name of Jesus Christ. For what purpose? For, kung yung salitang for dito ay may kahulugan sa wikang Ingles o kaya upang, para, may gamit yan para mapatawad ang inyong kasalanan. Kailan maligtas ang tao? Bago mapatawad o pagkatapos na mapatawad? This speaks of the sequence. The question is, which comes first? Baptism or salvation? May mga bagay po na dapat tayong pansinin dito dahil may mga kaibigan tayo na nagtuturo at ito nga yung ACE argument na sinasabi nila, yung upang o yung para, yung for, ay gusto pong palitan ang pakahulugan nito. Ito po yung A sa Griego. Ito yung epsilon iota sigma o AIS na tinatawag natin. Pero bago po tayo pumunta doon sa technical na bahagi ng pag-aaral na ito, gusto naman po nating makita muna, sequence tayo. Ang Apostol Pedro ay nangaral. Ipinangaral niya ano ang dahilan ng mga bagay-bagay na nakikita nila sa kanilang paligid. Ano ang sanhi ng pagsasalita nila sa iba't ibang wika. Ano ang mga bagay-bagay na pakahulugan nito. Ang kanyang pinangaral ay ang Panginoong Jesucristo. At sa kanyang pangangaral, ipinunto niya o talagang inilabas niya na sinabi niya sa 36, kaya't dapat malaman ng may katiyakan ng buong sambahayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong Panginoong Jesus ang si kanyang binabanggit dito sa part na last. Itong si Jesus na inyong ipinako sa krus ay ginawang Panginoon at Kristo. Nang malaman ng mga Hudyo ito, nang marinig nila ito, nasaktan ng kanilang puso.
bakit nasaktan? Sapagkat alam nila na yung hinihintay nilang Mesiyas, yung hinihintay nila sa napakahabang panahon, yun pa pala yung kanilang ipinako sa cross. Kaya ang kanilang katanungan, alam nilang nagkamali sila, alam nilang kasala sila, sabi nila kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga Ginoo o mga kapatid, anong dapat namin gawin? Alam namin nagkasala kami, alam namin may kasalanan kami, or ang ibig nila sabihin sa madaliang pagsasalita, guilty as charged. Okay, tanggap namin, o kami pala ang dahilan kaya napako sa krus si Kristo. Anong gagawin namin? Dito na nga po lumabas yung kasagutan. Magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan. Yung hinihingi nila kanina, anong aming gagawin? Tanggalin lamang po natin yung ibang mga line doon. Magsisi kayo at magpabautismo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan. In short, mauna muna yung kapatawaran bago kaligtasan. Hindi po, baliktad. Kundi ang sabi niya, magsisi kayo at magpabautismo upang mapatawad. Hindi yung magsisi kayo at magpabautismo dahil napatawad na ang inyong mga kasalanan. Pwede nga, maliwanag na yung salvation nandun sa dulo. Opo. Nandun sa dulo, mauna itong pagsisisi at pagbautismo. Dahil kung ang bautismo, pagkita sabi niya magpabautismo, bakit? Dahil para, napatawad na? O para? Para, or upang mapatawad ang inyong mga kasalanan. Sapagkat walang taong pupunta sa langit na taglay ang kanyang kasalanan. Okay. Kailangan mapatawad muna yan bago magkaroon ng makamit niya yung kaligtasan. Now, kagaya yung sinabi ko, lima lang ang laki ang nalalaman ko dito pansamantala. Dito sa 22-16 na mga gawa. 22-16 na mga gawa, ito yung kasaysayan ni Apostol Pablo noong siya ay sa ulpa. Alam niyo si Saul makasalanang tao na kagaya natin Makikita dito na bago siya naging apostol, inuusig niya ang iglesia. Kinukulong, pinapatay, at kinakalaban yung tinatawag na daan. Pero nung nandun siya, sinabihan ng Diyos, pumunta ka dun sa lugar na ito at may magsasabi sa iyo kung anong dapat mong gawin para ikaw ay maligtas. Dun sa kapitulo 22 na magawa, yung background, alam na natin yan. Alam na ninyo, mga taga-subaybayan, o kung hindi, basahin nyo yung kapitulo 22, the whole of the chapter, and you will know ang pangyayaring ganyan. Ton, 22-16. At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka, at ikaw ay magbautismo, at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kaniyang pangalan. Okay. Invoking the authority, ang sabi rito. Invoking the authority. Anong gagawin na ni Saulo? Saulo pa ito eh. Saul, sabi niya, tumindig ka at magpabautismo ka. Bakit? Hugasan mo ang iyong mga kasalanan. Ibig sabihin dito na itong si Pablo hindi ligtas. May pananampalataya niya, sumunod na sa Kristo eh. May pananampalataya. Sabi niya, pumunta ka rin. Pinangaralan ni Ananias ito eh. Pagkatapos itong sinabi na Ananias, upang mapatawad ang iyong makasalanan, dapat kang magbautismo. At pagkatapos ng bautismo, sabi ni Marcos Dices, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Palagay ko, the arrangement is very clear. Anybody who does not understand is deliberately ignoring the arrangement of the divine God. Okay, may dalawa pa. At tapusin ko lang muna ito. And then you interject. Romans chapter 6 and verse 4. Romans chapter 6 and verse 4. Ang tanong natin dyan does newness of life come before baptism? Or does newness of life follow being baptized into the death of Christ? Alin bang mauna rito? Mauna ba yung pagbabagong buhay bago mabautismuhan? Kasi yan ang sinasabi ng Kwan eh. Iba-ibang tawag nila sa ating kumisang kasi yan. We do not, Pastor, Reverend, sabi nila nagbagong buhay na ako eh. Kristiyano na ako, kanya dapat mabautismuhan na ako.
Kailan ka nagbagong buhay? Sabi niya, huminto na ako ng ganito eh. Huminto na ako ng ganyan. Bagong buhay na ako. Now, this is human concept. Pero dun sa konsepto ng ating Panginoong Diyos, ang tunay na pagbabago ng buhay ay pagkatapos na mapatawad ang lahat ng iyong mga kasalanan at ikaw ay inilibing na kagaya ng ating Panginoong Hesukristo na inilibing at pagkatapos ay nabuhay na maguli. Roma Kapitulo 6 sa talatang 4. Aroni, go ahead. Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayong makalakad sa panibagong buhay. Okay, kailan tayo lumakad sa panibagong buhay? Bago mabautismuhan o pagkatapos na mabautismuhan? Self-explanatory po yan. Na very simple itong bagay na ito, na maunawaan ng isang tao na tunay na naghahanap ng katotohanan at handang makinig at sumampalataya dun sa nababasa sa banal na Biblia. The last that we can, and this is number 5. Ito lang, sapagkat itong mga bagay na ito, itong mga parte ng banal na kasulatan, in the concept of salvation, laging nauuna yung pananampalataya, pagtupad, pagkatapos, kaligtasan o kapatawaran ng kasalanan. Ano ang magagawa ba ng bautismo? Sabi nila, hindi kailangan mo, hindi. Walang parte sa banal na panukala ng Diyos sa kaligtasan ang bautismo. Pero siguro ito kung sabihan ninyo si Apostol Pedro, pero sasabihin at ito nga ang sasabihin niya. Unang Pedro, Kapitulo 3, Versikulo 21. Go ahead. Na ayon sa tunay na kahawig na ngayon nagligtas sa makatuwid bagay ang bautismo, hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Yeso Kristo. Mga kaibigan, sino man ang sayo, dahil kasi hindi niya binigay yung kanyang number, na ito ang lagi nating hinihiling, mga kaibigan na nakikinig, kayo mga taga-subaybay namin, pakisabi yung pangalan ninyo at bagitin din ninyo yung number ninyo para mayroon kaming tawagan o mayroon kaming direct na kausap dito. Bagamat ito ay pangkalahatan, kayong lahat na mga sumusubaybay sa palatuntunan ito, nakita po ninyo, nabasa po ninyo, narinig ninyo na ang bautismo ay mauna bago ang isang tao ay mapatawad sa kanyang mga kasalanan. Sa makatuwid, ang isang tao ay dapat na mapatawad muna bago matamo niya ang kaligtasan. Go ahead. Gusto ko lamang pangbalikan yung Gawa Kabanatang 22, talatang 16 kanina. Pinapakita ko po kanina kay Tonton nung pagpasok po namin dito, yung binabanggit sa Gawa Kabanatang 22, talatang 16, noong binasa po yan na ang pagkakabasa po ay ganito. At ngayon, ano pang hinihintay mo? Tumindig ka at magpabautismo at hugasan ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Tinignan po namin yan kanina ni Tonton dito sa Linguistic Key to the Greek New Testament. At nakita namin doon na yung baptisa, yung magpabautismo ka o get yourself baptized, yun sana dapat ang kanyang translation. Tinignan namin. At ang kanyang sinabi dito, it is an aorist middle imperative. Alam po natin anong ibig sabihin ng imperative. Kautusan. Ipinag-utos na magbautismo ka, get yourself baptized. At ganun din ang kalagayan ng wash away your sin. It is again an aorist middle imperative. Hindi po ito mga bagay-bagay na ito lang yung result. Ganun. Hindi po ito resulta, kundi ang bagay po nung banggitin niyan 22:16, get yourself baptized and wash your sins away.
calling on the name of the Lord. Yung calling naman ang gusto nilang bigyan ngayon ng diin, na yun ang iniuutos, yung calling on the name of the Lord. No, yun po ay participle. Kung titingnan natin sa key ng pagkakaunawa natin sa mga bagay-bagay na nasusulat. Okay, ang sana po na nasagot po natin ang katanungan na ang direkta na kasagutan natin diyan, mas mauna yung bautismo na nagpapatawad ng kasalanan bago dumating ang kaligtasan. That serves, Mark chapter 16, verse 16 serves it all. Okay. And so, hindi po pwede, nagagaya ng mga sinasabi nila na, maging Kristiyano ka muna bago ka magbautismo. Hindi po totoo yan. Bagamat may mga libro kasi na mga kaibigan natin na mga taga-denominasyon na nagsasabi na kapag ka, at mayroon akong dokumento rito, na kapag ka ikaw ay nagbagong buhay na at saka kanila ihaharap sa mga tao, konsiho ng iglesia, para sila magdideklara na ikaw ay dapat na mabautismuhan na sapagkat ikaw ay Kristiyano na. Na ito ay baliktad. Sige. Isang bagay pa po. Kanina, pinupunto pa natin yung gawa, Kabanatang 2:38. Para saan? Ano ang purpose ng ACE? Yung ACE argument. Is it for or because of? Again, naghanap po tayo ng mga patunay natin o naghanap tayo doon sa mga nakakaintindi ng naunang mga salitang ginamit. Ang sabi niya, ang ACE, ang kanyang common meaning ay of direction or motion towards something. Magsisi kayo at magpabautismo upang, that's the direction, upang mapatawad ang inyong mga kasalanan. Ang iba naman ngayon, yung mga ayaw tumanggap doon sa ipinapakita po natin na alin ba talaga ang dapat ng mga sequences. Ang sasabihin nila, repent and be baptized because of the remissions of your sins. Sa halip na for, ang gagawin nila ngayon ay because of, dahil napatawad ng inyong mga kasalanan. Kaya nga po, yung sinasabi niyong ihaharap kanila doon sa konseho ng iglesia para ka mabautismuhan dahil napatawad ng iyong mga kasalanan. Hindi po. Ano po ba ang sabi ng Art and Gingrich? Ang sabi ng Art and Gingrich, this use, kung gagamitin mo yung salitang because of, is controversial. Hindi po talaga. Walang common na makikita na ginamit ito. There is reason to doubt that it ever has this meaning in Greek usage, yung because of. Okay, thank you. And kanya dapat na mag-ingat po tayo riyan at gusto naming sa pamagitan ng palatuntunan ito. Mga kapatid at mga kaibigan na nakikinig sa amin ay gusto naming malaman ninyo na yung mga nangyayari ngayon ay ito ay mga bagay na sinabi na ng mga nauna sa atin na naglingkod sa Diyos, na pag-ingatan natin yan. Nung si Apostol Pablo ay sumulat sa isang ministro, batang-batang ministro kung ikumpara sa edad ni Pablo ito, pinag-iingat na niya ito sa mga turo na ganyan. Ganito po ang sinabi niya at aking babasahin na, no? Doon sa kapitulo, yung unang-unang, ay ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo, 2 Timothy chapter 4, dito po babasahin natin, ganito ang sinasabi. Matalimtim kitang inaatasan sa harap ng Diyos at si Jesucristo na siyang huhukom sa mga buhay at mga patay at alang-alang sa kanyang pagdating. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, lagi kang maging handa. May pagkakataon man o wala, pangaralan, sawayin at palalahanan mo ang mga taong buong tiyaga mo silang turuan. Bakit? Bakit? Oh, ito, pakinggan po ninyo ito at kung may mga Biblia kayo, markahan po ninyo yan. Ganito ang sinabi. Sapagkat darating ang panahon na hindi na makikinig ang mga tao sa
mabubuting aral, kundi ang hahanapin nila ay mga tagapagturong walang ituturo, kundi ang ibig nilang marinig. Hindi ba ganyan ang nangyayari ngayon? Na kapag ka ituro mo ang katotohanan, lalo na yung subject natin ngayon, yung isa sa mga hakbang tungo sa kaligtasan at kapatawaran ng kasalanan at kaligtasan, marami ang kukunot ang kanilang no. At ayaw dito at sasabihin na hindi na kailangan yan. Basta sumampalataya ka lang. Ibigay sa atin ang aklat, kapitulo, versikulo na maniwala ka lang ay ligtas ka na. Puro bautismo. Pagkaligtas ka na, at doon ka magpabautismo. Sa susunod na pag-aaral natin siguro, pag-aaralan natin yung ginawa ni Martin Luther doon sa Roma Kapitulo 5. Yung isiningit niya, yung salitang lamang. Wala sa original yan, wala sa lahat ng mga kwan, maliban doon sa ginawa ng mga taong ito, na ito nga yung tumutupad doon sa hula. Ano pang sinasabi? Tatanggi silang makinig sa katotohanan at nanaisin na nila ang mga katahang isip lamang. Alam po ninyo, marami ang mga tao sa larangan ng pananampalataya at nakakalungkot na sabihin man. Siguro mayroon tayong masasagasama kaibigan natin, maging kapatid natin siguro sa laman, na mga tao na ganito na ang kalagayan sapagkat dumating na yung araw na yan eh. Na kapag kanala na gustuhan nila narinig nila doon sa kanilang piniling tagapangaral, papalakpak yan, hihiyaw yan, at sasabihin ay mabuti yung aral na yan dahil katanggap-tanggap sa mga tao, bagamat ito ay hindi mo mababasa kailanman sa banal na kasulatan. At ang masakit yan ay salungat doon sa itinuturo ng banal na aklat ng ating Panginoong Diyos. Itong bagay na ito, mga kapatid, mga kaibigan, ay ingatan natin. At ito ang layunin ng palatuntunan na ito upang ituro lamang ang nasa banal na kasulatan, sapagkat uulitin natin, pagdating ng araw, hindi naman yung mga tao na yan na nagtuturo ng taliwas sa nababasa ng Biblia ang ating magiging hukom eh. Kasama natin siya, sila, nahaharap sa dambanan ng ating Panginoong Diyos at panagutan nating lahat ang lahat ng mga bagay na ginawa natin dito, maging ito ay mabuti o masama man. Sa anong basihan? Lagi nating tuldukan siguro, markahan na ninyo yung Kapitulo 12, 48 ng 1. Ang sinasabi niya at bigyan natin ng paalaala tuntun, Kapitulo 12 sa talatang 48 ng 1. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya ihahatol sa huling araw. Okay, sinulat ito ni Juan, pero galing din sa ating Panginoong Hesus. Ang lahat ng mga bagay na sinabi ng mga tao ito, kinasangkapan lamang sila para isulat ito para makarating sa atin. Ngayon, totoo ba na mayroon mga tao even beyond this or before this, na mayroon ng mga tao na kagaya ng mga tao ngayon na para bang displeased sila doon sa mga bagay na sinasabi ng ating Panginoong Diyos sa kanila? Marami. Bumalik ka na lang doon sa Genesis, hindi ba? Nung sabihin ni Kristo lang na Diyos, huwag kang kakain doon. Anong ginawa niya? Kumain ba siya? Yes, kumain siya. Because he was not contented of what the Lord said, even if when Satan went to her, inulit niya eh. Nakita niya eh. Is it true? Totoo ba na sinabi ng Diyos niyo na huwag kayong kakain? Ano sinabi ni Eva? Totoo po yan. Sinabi nga niya na huwag kaming kakain sapagkat sa oras na kami ay kakain, ay walang pagsala na kami ay mamamatay. Okay, that stumps
the decree of God, the holy decree of God to be truth, and known by these people. Pero deliberate na yan eh. Nung sabihin ni Satanas, ah, hindi totoo yan. Hindi, nilulugo lang kayo yan eh. Dahil kapag ka kayo ay gumawa ng ganyan, magiging kagaya kayo nila. Ayan na. The same thing po. Hindi po yung pagkakaalam ng tao doon sa law ang naging problema. Dahil nung sabihin ni Adan doon sa serpent, na sinabi niya, oh, God said that the moment you eat, you will surely die. Ito naman ginawa ni Satanas. Nag-insert lang siya ng isang word, you will not die. Okay. Kagaya din ngayon, sasabihin natin, mababasa natin sa kasulatan, mababasa natin sa Biblia, faith. Mababasa natin na, he who believes and is baptized shall be saved. Pero hindi dito na naman itong mga kaibigan din natin, kagaya din ng ni Satanas nung una, kagaya ng serpent nung una, isang word lang naman isiningit niya eh. In-insert. In-insert niya. Pero ang kaibahan yan, si Satanas, sa gitna. Isa ngayon, doon sa dulo eh. Period, pang-period sila. Dagdag sa kanila, ito naman isingit. O, singit. Ito, mga kapatid, mga kaibigan, don't get offended pagka ganito medyo nakikiliti kami sapagkat itong bagay na ito ay seryoso. Pero, let's take it from the Word of God. One thing more, doon din sa bagay na yan, natatawa lang ako o natutuwa lang tayo doon sa word na singit, yung iba naman ay faith, tapos idadagdag mo only, yan, manampalataya lamang. Pero meron din nagdaragdag na kagaya ni Satanas. Sabi ng Diyos, sabi ng Panginoon ng banal na kasulatan, si Kristo ay Diyos. Ito naman yung singit. Si Kristo ay hindi Diyos. Ito na ngayon ang masarap na nausapan. Mayroon yung mga singit na kagaya ni Satanas noong una, isinisingit niya yung wala doon sa pinag-utos. Marami po ang kwan dyan. If you are just meticulous, yung meticulous yun, para hanapin mo yung tunay na aral ng ating Panginoon. Doon lang, pagkatapos ng sermon ni Apostol Pedro, marami ang nakinig sa kanya at marami ang nabautismuhan. Bakit? Dahil na sumampalataya sila, nagsisi sila, at pagkatapos sila ay nabautismuhan. Bakit? Narinig nila yung sermon ni Apostol Pedro eh, na dapat kayo, ang sabi niya, ay dapat na magsisi doon sa inyong mga kasalanan at magpabautismo doon sa utos ni Kristo. Saan ba mababasa? In the name of Jesus Christ. Mm-hmm. Marami sabi sa, in the name eh, Jesus Christ, above the name, above every name. Hindi po yan ang meaning niyan eh. You go to the book of Acts, you go to the book of Matthew, sasabihin niyan eh, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name, by the authority of Christ, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Itong bagay na ito, dapat na maunawaan ng bawat tao. Marami ang sumunod dyan. Ngayon, kanino o saan idinagdag ng ating Panginoon itong mga tao na ito? Marami ang sasabi, pagkatapos mo na sumampalataya at ikaw naging Kristiyano na, at ligtas ka na bago ka mabautismuhan, pumili ka na kung anong iglesia ang gusto mo eh. Pumili ka na kung anong grupo ang gusto mo. Kanya naglipa na ang mga iba't ibang grupo. Ngayon, basahin mo yung 2:47. Na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw iyaong nangaligtas. Okay, sa English, yeah, the church, huh? Doon sa church. But we can justify that. Ano itong church na ito? Ano itong them na ito? 1 Corinthians 12:28. Ang sinasabi rito, yung mga naunang kaanib sa iglesia, nandyan yan. Yung 12:28 ng unang Korinto. So, go ahead. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia? Una-unay, mga apostol. Okay, tama na yan. Ang unang kaanib ng tunay na iglesia, mga apostol. Kanya doon sa 47, sinabi niya, idinagdag sa kanilang bilang.
Ay, hindi. Ang Diyos ang nagdaragdag, hindi yung tao ang namimili. Huwag mong piliin. Sabihin mo, ah, hindi, dyan ako. May pumunta sa aming bahay doon, itong mga kwan na ito, mga foreigner. Why talk to them? Eh, nagsabi niya eh, you're a pastor, when we teach, we will just convict anybody or anyone that believes us or accepts our teaching, then we will give him the freedom to make a choice of his own denomination. Alam po ninyo, hindi totoo yan na aral. Sapagkat after the baptism of these people, God adds them to the church. The church is the body of Christ, and there is only one church in the whole world, and that is written in the Holy Scripture. Puntahan ninyo yung Efeso. Yung Efeso kasi, yung 4, maraming kung dyan eh, maraming lima ata yung isa dyan eh. Isa. Walang dalawa dyan. Seven ones. The seven ones in the book of Ephesians. The seven ones. And one of the seven ones is one body, which is one church. It's not a multiple church. Itong bagay na to. Pero men are displaced by this arrangement of God. And so they make their own. At ito na yung katuparan yung sinasabi ni Apostol Pablo, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo dahil marami na ang naglipa na nagtuturo ayon doon sa gusto nilang ituro na taliwas sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Iyon na nga po. Kung hindi madadaan sa singit, dadaanin sa dagdag. Kung hindi madadaan sa dagdag, dadaanin sa paliwanag. Halimbawa, ang paliwanag nila, yung binasa lang natin, Gawa 2:38, sasabihin natin, repent and be baptized for the remission of your sins. Ang sasabihin nila, because of. Kaya tayo magpapabautismo dahil napatawad ng ating mga kasalanan. Siguro, bigyan natin ng ibang panahon yan. At ang isang pang bagay ay, sipin nyo, may isang sumulat at ang kanyang ginawa ay, ang kanyang title ng kanyang aklat ay All About Repentance. Inilabas po ito noong 1974. At ito po ay hango sa kanyang page 123. Ito po ang kanyang sinasabi sa loob ng kanyang sinulat. Ang sabi niya, imposible daw na magkaroon ng water baptism doon sa Acts chapter 2 verse 38. Sapagkat sabi niya, I doubt very seriously whether Peter was referring to water baptism because there would not have been enough water in the temple area to immerse 3,000 people and because neither here nor anywhere else is water baptism specifically connected with the forgiveness of sins. Aba, ang galing magpaliwanag, ano? Sasabihin niya, hindi pwedeng bautismo yan at tubig kailangan dyan dahil sobrang marami yung nagpabautismo, 3,000. Saan mo babautismuhan sa Israel o sa Jerusalem ang 3,000? At sasabihin niya, wala namang kinalaman yung bautismo sa pagpapatawad ng kasalanan. Directly in opposition po siya sa sinabi ni Apostol Pablo, repent and be baptized for the remission of your sins. Ay ngayon, kailangan siguro ng author na ito na makita yung Sultan's Pool. Kailangan siguro na makita ng author na ito. Hindi siguro siya nag-research ng kanyang geography at nang makita niya kung gaano kadaming mga pools at available pools doon sa Jerusalem at that time. Okay. Before we close, ulitin lang po natin yung mga sangkap na steps towards salvation. You got to listen to have faith. Mm-hmm. You repent. You confess and you get to be baptized for the remission of your sins. Ganito po ang sinabi ng banal na kasulatan at pagkabilang pagtatapos, pakinggan po natin dito ang hindi ako makapaniwala na napakadali ninyong tinalikda ng Diyos na tumawag sa inyo sa kanyang pag-ibig na kay Kristo. Mm-hmm. At tinanggap ninyong ibang ebanghelyo na hindi naman talagang ebanghelyo. May mga taong gumugulo sa inyo at pumipilipit sa tunay na aral tungkol kay Kristo. Subalit, masumpa ang sinuman kahit na kami o kahit na isang anghel na galing sa langit na mangaral ng ibang ebanghelyo kaysa ipinangaral namin sa inyo. Uulitin ko, masumpa ang sinumang mangaral ng ibang ebanghelyo na naraiba sa tinanggap na ninyo
mula sa amin. Yan po ang bigay namin bilang siguro paalaala sa lahat ng mga tagatangkilik ng palatuntunan. Ito ang salita ng buhay. Ngayon mga kapatid at mga kaibigan, muli maraming salamat na ipinagkaloob niyo ang pagkakataon niyo para masamahan ninyo kami sa ating pag-aaral sa tunay na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Sa pangalan ng istasyon na ito, sa pangalan ng mga kaanib ng tunay na iglesia ng ating Panginoong Hesus dito sa Caracalang, Maynila, ang inyong pong kaibigan, Felipe Cariaga, kasama ko po rito si Ronnie, si Tonton, ang ating kapatid sa Paranaque at saka si Romy. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. All things are ready, come to the feast, come for the table now is spread, ye famishing, ye